Good morning. Papunta tayo ngayon sa Dian, Batangas. So, dito ako sa Nuvali. Akit ako Tagaytay, tatawid sa may pagkutang na Supu. Hanggang sa makarating sa beach house namin sa Dian, Batangas. Takits! So, imbis na dumaan ako sa Santa Rosa, Tagaytay Road, dito ako sa Upak, dumaan. Paralel lang sa Santa Rosa, Tagaytay Road. Kasi mas maliit ang kalye, mas tahimik, at mas maganda yung views. Kita nyo na marami pang pinyahan dito, katabing-katabi lang ng Nuvali. Morning. So, nandito na ako sa Barangay Paligawan sa Silang, Cavite. At kaya ako mas pinili talaga yung daan na to dahil napakatahimik dito. Kwento ko lang sa inyo na ginamit ko ngayon yung gravel tires ko, Pirelli Cinturato 40mm wide tires ko. Kasi makikita nyo mamaya na hindi lahat ng dadaanan ko kalye. Tigil muna, check muna ng phone. Yung natutuwa ako sa pagbike dito sa Silang at sa paligid ng Santa Rosa, marami pang mga taniman, mga sakahan. Yun din yung isang dahilan kung bakit tahimik pa rito at napakasarap magbike. Pero habang tumatagal, kasi ilang taon na rin kami rito, nakikita ko na unti-unting nagiging mga subdivision, nawawala yung mga taniman, mga sakahan. At siguro pagtagal, nadami na yung tao at iingay na rito, gugulo. Pero sana hindi maging ganun, sana maging maayos yung pag-transition ng urbanization dito. Sana nga na mapatupad na yung land use law para maayos na yung pagpa-plan ng gamit ng iba't ibang lupa. Kasi kailangan din natin ng lupa para sa sakahan. Mahirap na kung puro mga subdivision na puro mga single detached homes, puro low density housing. Sana magkaroon ng plano na dumami yung high density or medium density housing na mas efficient ang paggamit ng lupa. Kasi pataas ang paggawa ng mga bahay, pataas ang mga tirahan, at yung natitirang lupa pwede pang gamitin sa sakahan, sa paggawa ng pagkain, sa mga national parks, pasyalan. Kung titignan nyo sa ibang bansa tulad ng Singapore, Taiwan, Korea, Japan, Vietnam, maayos yung land use planning, efficient talaga. So kaya doon planado yung kung alin ang gagamitin na tirahan, alin yung pang commercial, at kung alin yung para sa agricultural land use. At kitang-kita naman kung sino yung mas maunlad. Kung gusto nyo pa matuto kung paano naapektuhan ng land use planning ang ekonomiya at pag-unlad ng isang bansa, ma-recommend ako ang librong How Asia Works. Ito rin yung librong sinasabi ko na kung gusto mong makita kung bakit mahirap ang Pilipinas, basahin mo ito. Kung gusto mo rin na maging presidente ng Pilipinas, kailangan mong basahin ito. Sinulat siya ni Joe Studwell, isang business and economy journalist. Tapos kinumpara niya rito yung pag-unlad ng East Asian giants tulad ng Taiwan, South Korea, Japan at China. At hinambing niya ang mga bansang ito sa Pilipinas, sa Indonesia, Malaysia, at kung paano nagkaiba, bakit sobrang laki ng pag-unlad ng East Asian giants at naiwan yung Southeast Asian, kahit na magkakapit-bahay lang naman tayong lahat. Para mabigyan kayo ng idea kung paano apektado ng lupa ang ekonomiya, nagsisimula lang yan sa basic economics na law of supply and demand. Kung maraming lupa para sa taniman, ibig sabihin, tataas yung food supply. So kung mataas yung food supply, bababa presyo niya. So kung mababa yung presyo niya, ibig sabihin, mura lang yung pagkain para sa lahat. At kung mura ang pagkain sa lahat, mas marami tayong panggastos para sa iba't ibang bagay. Pwede tayo mag-invest sa edukasyon, sa kalusugan. Marami rin tayo pwedeng gamitin pera para sa aliwan, sa iba't ibang pang-araw-araw na gamit. Pagkakaalam ko nga, Pilipinas ang may halos pinakamahal na pagkain sa Southeast Asia in terms of sa percentage ng household spending, napakataas ng gastusin ng isang pamilyang Pilipino para lang sa pagkain kumpara sa mga iba nating kapitbahay dito sa Southeast Asia. Kung gusto niyo ng reference, link ko sa baba. Nilink ko rin yung link para sa How Asia Works dito sa description kung gusto niyo pang matuto tungkol dito.
mga natitirang pinyahan ng Tagaytay. So ito yung beach house namin na later na papakita kasi paparenovate pa namin. Balak namin gawing Airbnb kapag nalinis na siya. Pero ito yung view mula sa bahay. Tapos sa malayo kita yung Fortune Island. Yeah, zoom ko na lang yan. So if you like more cycling content, don't forget to like and subscribe.